Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Ang sorpresa natin ngayong araw is a woman you all know we grew up with. Matindi ang kanyang pinagdaanan sa kanyang personal life. Pero all these years, she's come out of it much stronger, more gracious, and can teach us a thing or two about forgiveness. Nandito tayo kay Sunshine Cruz. Hello! Hello, Sunshine! Sunshine, a ray of sunshine. Oh, diba? Welcome to my humble home. Oh, my gosh, this is so beautiful. Tignan nyo naman thank you, ito. Thank you, halika, pasok tignan kayo. Mo ito. How long have you lived here, Sunshine? I've been here since 2014. 2014? Yes. So it's almost maybe 9 years? 9 years, Nine years ka na dito. Pasok kayo. Thank you for welcoming us in. Course, oh, how nice! This is so beautiful. Thank you so Ikaw much. Lang bang nag-decorate nito? Tinulungan ako ng best friend ko, si June Natividad, okay. Na mag-interior dito. Please do us the honors. You have a little mini garden yes, here. Yes, mini garden. Oo, minsan tinatanggal namin to. Miss Karen, yeah. Kaya may mga dumbbells dyan. Dito nag-workout ng mga anak ko. Dito kayo nag-workout. Yes, nag-workout. Oo. So tinatanggal namin yung mga upuan and naglalagay kami ng mat. Okay, and I noticed you have a, ano ba to, pang-barbecue? Oh, pang-barbecue, kasi we love nagluluto. To eat. You yes. do this? Ikaw yes. nagluluto mismo? Ako minsan na nagluluto, nag-barbecue ng steak. Mahili kami sa steak kasi. Oh, in fairness. Yes. And I have to say, from the time una ko nakilala si Sunshine, she still looks as fit and beautiful as Nako, ever. Nako, kasi peg kita, Miss Karen. Gusto ko ganyan. Walang ganun. Walang ganun. All right, let's get into the home. Your living room. Gusto ko kasi very minimal lang. At saka gusto ko yung malamig lang sa mata, Miss Karen. I like that. Gusto ko yung maaliwalas kasi hindi naman ganun kalaki na yung house. So mas maganda kung puti lang. Oo. I love your sofa, ha? Thank you. My best friend was the one who chose this. Ako kasi pinapadala niya sa akin through Viber kasi that time, full-time, everyday, nagtitaping ako. Mm-mm. And meron siyang gusto niya agad i-surprise na yung mga kids na makatira na kami dito. So, siya yung nagpapadala sa akin na, anong sofa ang gusto mo? Eto ba, ayan. Pinapadala niya yung prices. So, sila ng mommy ko ang nagtatrabaho dito sa bahay while ako nagtatrabaho, nagtitaping. Na-notice ko nga kasi itong bahay ni Sunshine is 3 floors. So, nabili mo na ba ito? Gawa na ang bahay? Gawa na yung bahay, Miss Karen. Pero may mga revisions. Very minimal lang. Meron lang kami mga binago na konti. Like, doon dapat merong lalagyan ng TV. Ayoko naman na may TV sa dining area. Ayoko ng ganun eh. So, gusto ko pag kumakain, nag-uusap, hindi nanonood ng TV. Yeah. And even your dining table, so this is your dining area, ilan ba kayo gabi-gabi? Ano lang eh, kasi 3 girls. And then ako, you? Yes. So perfect talaga to. Yes, pag may konting friends, pwede na dyan, nag-a-add na lang kami. Ng And you have an open kitchen? Yes. Do you cook? Ayan. Nagluluto ka ba? Yes, I'm a, nag-train ako, chef ako. You're a chef? Yes. Sabay ba kayo ni Judy Ann? Hindi, nauna siya. Pero ako, nung nagkaroon kami noon ng Italian restaurant ni Cesar, yung Bellissimo Restaurante, ako yung isa sa mga chefs noon. Yeah, so inaral ko talaga yan. Nagluluto ako. Pwede na daw ako mag-asawa. Pero dapat pala nag-restaurant ka after, hindi? Ang nangyari kasi, Miss Karen, nag-full-time na ako sa showbiz to be able to provide for the kids. So, noon. Na-stop yan. Yeah. Oo. Pero ngayon, pag may time, nagluluto ako for okay. the kids. Okay. And look at this, So, her pantry. Ang cute nito. Ang dami ko ng pantry nakita. Yeah, nahiya ako. Huwag nang open. I like yung mga maraming ano. Maraming mga chichirya dyan. Sige na, gusto ko lang makita ito. Alam niyo, frustration ko maging interior designer. No. Pero ito, where did you get this? Kasama na to, Miss Karen, nung binili ko. So, may ganito na siya. Nandito na yung slide-in pantry. So, ito meron ako. This is a good idea, the nuts. May popcorn. Oh. Para mga bata. Mahilig sila mag-snack kasi sa gabi. Pero are you particular about your diet? Because clearly, you have kept yourself fit. Intermittent fasting. So you eat what time? Kumakain na ako around 2 or 3 p.m. Yun ang una mong meal? 2 yes, to 3 p.m. Yes. Sa una mahirap, pero nag-adjust na ako. Minsan nga, one full meal a day lang ako. Oo, so OMAC. So if you eat 3 ang dinner mo, nakaka-dinner ka with the kids. Yes. Yun yung 7 or 8. Mm-hmm.
Ang tindi naman noon. 3 PM ang lunch, guys. Yes, ang hirap noon. Kasi ano rin naman, I love breakfast. Pero paggising ko kasi wala akong appetite talaga for breakfast. So ang ginagawa ko, isang matindi talaga na lunch. Yeah. Merong konting snack. Anything is there. And this house is special to you because this is the first house that you bought. Yes. This is the first house that I bought. Talagang ginawa ko yung lahat para mabili itong house nito. Ang bahay na to was your marital home? No. Okay. Yes. Miss Karen, noong 2013, I got separated. Nag-rent ako for 1 year sa Quezon City. Wala naman akong pera. Wala akong pambili. I really started from zero. Sabi ko nga before, wala pang 100,000 ang pera ko that time when I separated. Oh, from Cesar? Yes. So 2014, half of yung presyo nitong bahay came from hard work, and then yung half ni loan ko kay mama ko. Oo. Yeah. So 2014 nakapagsimula ako, na itira ko na rito yung mga anak ko kasi yun yung something na pangarap ko talaga, na yung mga anak ko hindi nila maramdaman na yung adjustment na from ang laking bahay, ang ganda ng bahay, biglang mag-a-adjust sila na mahihirapan sila. Ang layo na ng pinanggalingan mo kasi lilipat ka ulit sa bagong bahay. Yes, awa ng Diyos, yes. I was able to buy a house. Malapit lang din dito, Miss Karen, kasi ang mommy ko is from the south. Magsa-75 na si mama, of course. I want to always be there for mama. Yung malapit, mapupuntahan ko siya. Ayaw naman niyang makitira sa akin. Meron siyang sariling bahay na malapit din dito. When you look back at your separation from Cesar, what was that like? Ang hirap. It was really hard kasi ayoko naman na yung mga bata, of course, ayokong iwan. Nilaban ko rin talaga. Kasi parang sa akin, that time, they were all minors. And I know that they needed a mom. Sabi ko noon, paano, ano ang gagawin ko? Ayoko naman mang-abala ng mommy ko, mangungutang. I was scared, but at the same time, decided na kasi ako that time, Miss Karen, na enough is enough. I was with him for 13 years. I was madly in love that time kasi, talagang dream guy ko. And like my parents, na parang fairy tale din si mama and papa. First boyfriend ni mama si papa, hanggang sa nawala ang dad ko. So I wanted to be like them. Balikan natin, ano ang pinakamatindi mong pinagdaanan noon as a single mother? Yung mahirap sa akin, yung naging court hearings. Anong epekto noon sa mga anak mo? How did you protect them? It was really hard kasi pride eh. Ang nangibabaw sa amin that time ni Cesar, kailangan masakta namin yung isa't isa. Mapahirapan namin yung isa't isa. So yun yung mas nangibabaw sa amin. I wanted my freedom. He wanted the kids back. I wanted the kids for myself. So ang hirap-hirap talaga that time. Pero sabi ko nga, lahat ng pain, lahat ng sugat, kahit nga ang sugat eh, nag-heal yan eh. So yun yung dumating sa akin, na parang nakita ko lalo na yung mga bata, pagkasama nila yung tatay nila, they're very happy. So bakit ko ipagkakait yun sa mga bata? And eventually you wake up one day that you're healed. Pagdating sa pera, kasi nung nalaman agad that time ng ABS-CBN na mahihiwalay na ako, nagkaroon agad ng offer na teleserye. Ang daming mga dumating na trabaho sa akin. So hindi ako nag-struggle. Though I was renting a house that time, may pambayad ako. And matipid ka siguro. Kuripot ako. Pero hindi kasi kuripot. At yun din yung tinanim ko sa utak ng mga anak ko. Na kailangan unahin natin ang needs over wants. Kapag merong extra si mami, okay, mag-shopping tayo. Okay, mag-travel tayo. Kahit lang sa probinsya, mag-beach tayo. So yun ang pinasok ko. And I think malaking tulong talaga yung matipid. Yung alam mo lang yung mga priorities mo sa buhay. And then eventually, ito, nakaipon ako. Nakabili ako ng maayos na bahay, hindi man ganun kalaki, but at least komportable kami. Hindi pa ba ito malaki? Ang laki po niya. Hindi. 3 floors. Kumpara naman sa mga nakikita ko sa vlog ninyo, Miss Karen, ang daming mga artista na malalaki. Sobrang laki ng mga bahay. Oo, but the point is,
you're proud eh, because this is hard-earned. Yes. So you went through a long process of forgiveness. Nitong January, you posted on Instagram, New Year's Eve. Yes. Magkasama kayo ni Cesar, along with his new girlfriend. Mm-hmm. Take us first, how did you get there? Nung na-COVID si Cesar, almost na-intubate yan eh. After that, I don't know, siguro talagang darating sa ganun, Miss Karen. Naging closer sila ng mga anak ko. And every time that they would go out, lalabas, magdi-dinner, nakikita ko gaano kasaya ang mga anak ko every time na kasama ang tatay nila. Papasok agad sa kwarto ko yung mga yan, kukwento nila kung ano yung activities nila with Cesar, with their little siblings, with Kath, yung partner ngayon ni Cesar, at nakikita ko kung gaano kagalak ang puso ng mga anak ko. So ako naman, kahit naman before, willing naman ako eh, na parang pwede naman kahit maging civil man lang tayo for the kids. Kasi mahal naman ng mga anak ko si Cesar talaga. And never ko tinuruan yung mga anak ko na magalit sa tatay nila. Kasi that's unfair. Kung ano yung issue namin ni Cesar, tayo lang. Tapos biglang nalaman ni Cesar na sa Bohol kami, magno-New Year, jo-join daw sila. Kasi yung mga lumalabas sa... Pero you were not in touch with Cesar? No. Prior to New Year's Eve? Ay, meron pala, Miss Karen. Yung August. Nung debut. Oo. Debut ni Sam, nakita kami for the first time after almost 10 years. Mm-hmm. And how did you feel the minute you saw Cesar in 2022 for the first time? Wala nang pain eh. Nakakatuwa kasi ang dami ng magagandang kwento ng mga bata. Pagdating sa partner niya na napakabait daw ni Kath, napakaganda, napakasweet. So, more than anything, yung excitement na makikita ko sila, yun ang naramdaman ko. Pero ang kakaiba sa sitwasyon ninyo, nanggaling kayo sa court hearings. You had legal battles. Yes. So, that was a very traumatic experience for you both. After noon, hindi kayo nag-usap for many years. Yes. And then nagkita kayo, okay ka na? Okay na. Bigla na lang kasing nagising ako na parang tapos na eh. Tsaka bakit kailangang maging bitter? Bakit kailangang magkaroon ng galit sa puso? Eh, ito yung buhay ko ngayon, no? Okay ako. Mga anak ko, puro honor students. Mga anak ko, ang babait. We are all healthy. Mm-mm. That's why I post photos of me and my family, Kath, Cesar, yung mga bago nilang anak, is para kahit papaano maka-inspire na maybe ma-realize nila na one day, ang sarap din sa feeling na makapagpatawad. Did Cesar ever say sorry? Did he apologize in any way? Meron mga interviews na sinasabi niya na sana dumating ang point na mapatawad, kahit naman hindi siya humingi ng tawad. Okay na ako eh. And nakikita ko na okay na rin siya. And nakikita ko lalong-lalo na na masaya at okay ang mga anak ko. Kasi for me, Miss Karen, buhay ko ang mga anak ko. Ang happiness nila ay kaligayahan ko rin. You have such a big heart. You do. Thank you, Miss Karen. Oo. But, yeah, ang daming... Sana nga, all lahat tayo maging tulad mo. Yeah, ang daming nga nagsasabi na parang, parang napaka-plastic, fake yan. No, it's not eh. Pamilya ko to eh. Hindi nila maiintindihan. Ang sarap matulog sa gabi na walang kagalit, na walang sama ng loob. Ang sarap gumising sa umaga na masaya ka lang. And ang daming blessings na sinong 45-year-old ang hindi nawawalan ng trabaho, ng endorsements. Lahat nga sinasabi, di ba? Yung mga bashers natin sinasabi, at dati ka lang namang bold star, sexy star. O yun na nga eh, dati lang akong bold star or sexy star, but look at me now. Your three kids, Angeline is 21, and Sam and Cheska, ilan taon na sila? Sam is 18, Cheska is 17. My gosh, Sunshine, your children are adults. Yes. Alam mo yung feeling na yun? Nakakakaba rin, Miss Karen, kasi syempre, yung mga anak ko may mga manliligaw na eh. At ang ganda eh. Oo, pero buti na lang talaga. Magmula bata kami, may deal kami na let's be open with each other.
maging open kayo sa akin kesa sa kaibigan ninyo. It's okay to have friends, mag-share kayo dyan. Pero syempre ako, bilang nanay ninyo, you know that you can trust mom. You know na wala namang magulang na gustong mapahamak ang mga anak. So pag may mga crushes sila or may manliligaw, ang gusto ko lang, pumunta rito sa bahay, makilala ko. Yeah, at saka kung kunari, merong mga worries kayo or merong kayong mga pinagdadaanan, magsabi kayo sa akin. Kasi nandito, alam nyo naman, been there, done that. Ang dami ng pinagdaanan ng mommy ninyo. Dahil sa karanasan mo sa pag-ibig, ano ang itinuro mo sa mga anak mo? Huwag muna magmadali. I-enjoy muna nila yung kabataan nila. Kasi napakaaga ko rin na in love, Miss How Karen. Old were you when you got married? I was 22. Young, but you were not too young, but it's young. Yes, it's young. Yeah. So sabi ko, enjoy nyo muna. Pinapayagan ko naman kayo magbarkada-barkada. Hindi na mamaalis yun. Siyempre, meron silang mga MU-MU or crushes. Sabi ko lang, basta magsalita lang kayo sa akin. Be honest with me so that I can guide you. You come from the Cruz clan. Royalty in show business. Bakit nga ba pumasok ka sa sexy route nung bata ka? Why did you choose that? Pagbata ka, hindi mo iniisip yung consequences ng ginagawa mo. Mm-hmm. That time, Miss Karen, ang iniisip ko lang, kung kaya nila gawin, kaya ko rin. But do you watch your old work? Kaya I saw everything. Napanood ko. Napanood mo? Yes. Pero ngayon, kaya mo panoorin? Napapanood ko pa rin. Pero talaga? Parang, maano ka na lang parang sira ulo ka, sunshine, ginawa mo yan. Ganun na lang. Kasi the only way na na-stop ako from doing sexy movies was si Cesar Minadaline. Gusto na akong pakasalan. Oh. You have to stop that. Tama na yan. Eh yung tatay ko rin that time, parang galit na. Sabi ko, sige, tama na. Oo, mag-aasawa na lang ako. There were things you regretted doing then? Not regret, kasi natuto ako from that. Ngayon kasi, mas pinagbuti ko yung sarili ko. The only thing I can do with Karen is to show everyone na pelikula lang yon, trabaho, parte ng kabataan. Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin ko ano yung nakita ninyo, yun din ako sa personal, na ganun yung pagkatao ko. So what I did was, of course, isa na rin sa rason na pinagbuti ko yung sarili ko is for my kids. Oo, tinapos ko yung kolehiyo ko, pinagbuti ko naman yung sarili ko, pinakita ko sa mga tao na hindi lang naman pagpapasexy ang kaya kong gawin. Out of respect, I mean, I do respect the fact that Cesar has a new girlfriend who you like and your children love. But did you ever think at any point, pwede pa kami magkabalikan ni Cesar? No. Wala nang ganun. Yun nga yung sinasabi ng mga tao, nakikita ko yung mga comments, bagay sila, sana magbalikan. Wala nang ganun. Ang akin, I will always be grateful to Cesar for giving me 3 wonderful and beautiful children. Pero hanggang doon na lang, kung ano yung shinare naming pagmamahal at happiness, natapos na yun. Are you at this point na, Lord, am I unlucky talaga sa love? Sa totoo lang, pagdating kasi kay Maki, hindi ko rin naman hinintay. Yan. That time, Miss Karen, magpa-4 years na akong hiwalay kay Cesar, I was too focused on my children and work. I gave him a chance and no regrets naman. He was a good guy. How long were you together? Almost 5 days bago mag-6th anniversary kami. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Lock-in taping pa yon. Through message, I said na I don't think may patutunguhan pa tong relationship. So. But why after close to 6 years? Nakita ko lang, Miss Karen, na parang hindi nagle-level up yung relationship. Hindi nagmo-move. Yes, hindi nagmo-move. Don't get me wrong, he's a good guy. He's a good guy. I love his children. Mm-hmm. Pero syempre, at this point in my life, I am 45. Parang syempre, naghahanap na tayo ng relationship na kahit papaano lumilevel up. Hindi yung diretso lang. Kasi magsi-6 years na, parang ganyan lang kami. Mm-mm. Oo, so... You want to remarry? Yun totoo? No. Sa totoo lang, ayoko na eh. Ayoko naman na. I'm okay na life partner kami. Pero yung
pagpapakasal, sa ngayon hindi ko naiisip, maybe when I turn 60 or 70, parang si Tita Boots Anson Roa. Who knows, di ba? Kung may ibibigay. Pero hindi natin pwede talagang ipilit eh. If it's not really for you, it's not for you. Are you still open to love? Ang sarap magmahal. Ang sarap kiligin, ang sarap ng may inspirasyon. So kung may dumating para sa akin, bakit hindi? Lahat naman tayo, may karapatan tayong mahalin at magmahal. Miss Karen, the kids are at home. Oh, siyempre, mag-hello sila. They're Angelina, at home. Yes. Wow, yay! Angelina, Sam, Cheska. The three girls are Abana here. Aba na kayo. Mag-hello kayo kay Tita Karen. Ayan. Oh, hello! So, ang panganay, si Ate Angelina. The beautiful Cheska girls. Angeline. Hello, Cheska and Sam. Ayan, ang aking Tres Maria. Oh my gosh. Grabe kayo, all four women here at home. Para lang kayo magkakapatid. Naku, thank you. Really. Angeline, your mom has been a single mom most of her life. What's she like as a mother? Well, she's kind of like a best friend na to us. That's our relationship dynamic. We could go to her with anything. We can tell her our story. She makes us cuento. We make her cuento. So we're really close ever since. Oh. Her mothering style, because usually when she gets mad, she kind of just does silent treatment with us. Yeah. And it's much more scary than when she's like screaming at us or anything. Because like we never know like when is she gonna forgive us. Like she's just gonna stay quiet talaga. Like even if we walk past her, she's gonna look at me and then I'll be like, oh my gosh. Mommy has been such a role model and inspiration to me, especially because I also have two sisters that I get to look up to. You were 8 years old when your parents first broke up, and now it's nice to know that they're friends. Yes, yeah, I think. But what was that like then? At first, I was really young, and honestly, it was a little bit of a blur, and it was really sad for me, of course, as a child. But honestly, like I'm happy it happened because it made all of us who we are today, and it made all of us stronger. And it's really nice to see that they're friends and that they're still co-parenting really well. Honestly, it's like a weight lifted off my chest. Like knowing that they're both civil and they're both okay, even with my dad having a separate partner and my mom, you know, individually. Like, as long as they're both happy, I'm happy too. Yeah. Angeline, being the eldest, so you've seen it all in a way, right? Yes. The separation and then now, what's the effect on the three of you? I feel like Sam's right. The weight has been lifted off our shoulders. You know, knowing that they're civil now, they're in good terms. He even went to Sam's graduation. We had lunch afterwards. And it was nice to know that we can have like a proper meal together. We can talk. It was really nice. And it makes my heart happy. Would you want your mom to remarry? No. No. Whatever makes her happy, we're gonna be happy for her. Her heart desires. Like, whatever makes her happy. But I don't think she wants to anymore. Yeah, she doesn't want to. Yeah. Sunshine, seeing your girls, I mean, now they're adults, no? Ano pakiramdam mo? I'm very, very proud of them. Ang gusto ko lang na hinihiling ko sa kanila, huwag kayong magpabaya sa pag-aaral. And pinakita nila talaga sa akin yun na hindi sila nagpapabaya. They're honor students. I'm so proud of them. Yeah. Diba? Ano na lang yung bonus factor na lang yun. Tapos, ang babait na mga bata. What do you believe is your mom's greatest quality? Probably how strong she is. I really like how she's raised all of us. But my favorite quality would definitely have to be how caring she is. Because I could always see with everything she does, she really puts her hard work to it. And she does it just because she cares and loves us, especially when she's working late at night. Like, she comes home like so late already from work, and she's doing it all just for our sake. And I love how selfless she is. And well, I really love how hardworking she is. Ever since I was very little, she taught me how to become hardworking. To really, if I want something, I have to work hard for it. Even though we may have privilege as being the anak ng artista, we still have to work hard for what we want. And yeah, I just love how she showed that to us
especially when we were growing up. What is your birthday wish? Ang birthday wish ko is lagi lang maging healthy, especially my mom. Ang gusto ko lang, humahanap ako ngayon ng isang lugar, foundation, na magtitreat ako kahit Jollibee lang sa mga lolas. Lolas. And then, kasi dog lover ako, Miss Karen. So, magse-celebrate din ako with mga dogs. Do you have a favorite biblical verse that just has helped you through the years? 1 Thessalonians 5:18, in all things, give thanks. Kasi kung ano man yung mga pinagdaanan ko in the past, I learned from it, I became stronger, mas naging grateful ako sa lahat ng bagay talaga. Kasi alam ko na ginawa to ni God, binigay sa akin ni God tong problema na to dahil meron siyang piniprepare na mas maganda for me. Thank you.